Hello. Good morning. It's me again, Simply Tessie of my kitchen. So, katulad ng dati ay see you later. So, ang recipe natin for today is meatballs and potatoes together. Yan, masarap to. So, ibibake natin. I have here a ground pork. Yung iba, beef. Kaya lang, dahil hindi pwede kay Arnel ang hindi siya makain ng beef, so I rather choose the ground pork. So maybe you will need a half kilo of ground pork. Yan. Half kilo or 1 kilo. Yan. So I have here a half kilo of ground pork. So ang kailangan natin ay onions. Yan. Chopped onions. Ang ginamit ko dito ay 2 onions. Para masarap. So, kailangan din natin ng garlic. Mga yan. Just like that. The more, the better. Garlic. So, kailangan din natin ng 1 teaspoon of salt. Yan. Kailangan natin ng 1 teaspoon of black pepper, ground black pepper. Kailangan din natin ng 1 teaspoon of parsley. Yan. Pwedeng fresh. Kaya lang ang nasa akin ay dried. So, thyme. Yan, thyme. 1 teaspoon of thyme. Yan, mga spices yan. And then, we need 1 teaspoon of paprika powder. And then, you need 3 tablespoons of oil. Yan, cooking oil. Yan. Ito yung para sa meatballs. And then, later, I will show you the potato mixtures. Yan. I-mix nyo lang mabuti. And then, ang bango ah. And then, kailangan natin ng lagyan ng cabbage. Yan. Finely chop. Yan. Super sarap to. Then, mix lang uli natin. So, eto na yung ating ground pork. Yan, siset aside natin. And then, gagawin ko naman yung potato mixtures. So, set aside muna natin. So, eto yung ating potatoes. So, ang ginawa ko dito, biniya ko siya, and then, pinakuluan ko. So, para lumambot siya. So, mga 5 potatoes, eh, okay na yun. Kaya lang dinagdagan ko eh. Kasi masarap din. So, and then, kailangan natin balatan. Yan. At saka natin imamas. Parang mashed potatoes. Yan. So,
babalatan ko na. So, nabalatan ko na yung potatoes na nilaga ko. So, kung meron kayong masher, no, potato masher, or kung wala man, kahit na spoon or tinidor, pwede nyong i-press yung ganyan. So, kailangan kasi yung ano natin para hindi nakakasawa yung mga luto, let's say sa giniling, di ba? Kailangan may iba tayong ano option, no, para hindi nakakasawa. Kasi katulad nung anak ko, sawain siya eh. Ayun niya nang paulit-ulit. So, imamash niyo lang siyang ganyan. And then maglalagay tayo ng fresh milk, 3 tablespoons. Yan. Hindi ko muna nilagay lahat. And then, maglalagay din tayo ng konting salt. Konti lang. Yan. Mga half teaspoon. And then, maglalagay din tayo ng spices. Yan, all spice. Mga ano, half teaspoon. Yan. Prami, super sarap nito. Yan. Yan, lang ganyan, mas nyo lang. And then, kailangan din natin ng cheddar. Cheddar cheese. So, ayan na lang natin. So, add na natin tong cheddar. Ayan. Kaya super sarap eh, no? Kasi, meron siyang cheese. Mas na lang. Palang ang sarap ni. Actually, dito sa Canada, itong mashed potato ay katumbas ito, ano eh, rice. So, yung iba, halimbawa sanay na sila sa mashed potatoes, yan, ay hindi na sila nagra-rice. Ang pinaka-rice nila, itong mashed potato. Kaya, yeah, masarap talaga. Ito pa lang masarap ni. Kahit hindi. Sarap talaga. So, set aside natin 'to. And then kukunin ko yung ground pork natin. So, ito na yung ating giniling mixtures, 'yan. So, magpo-form lang tayo ng bango, ah. Healthy po kasi mayroon din siyang vegetables, di ba? So, dahil lang ating ang pangalan ng recipe na ito ay meatballs and potatoes. So, magpo-form tayo ng balls. Not actually balls, kundi medyo pahaba. Meron akong tray dito. Puform nyo lang na ganyan. Medyo pa, parang bilo haba. Yan. Tingnan natin kung ilan yung magagawa. Dapat to mga 10 balls.
So, naiporma ko na ang aking giniling mixture. So, nakagawa ako ng 10 pieces. See? Yan. So, ang gagawin natin dito ay itong yung pinaka-top niya. Yan. Iporma natin na parang ano. Lalagyan natin siya ng parang hole. Yan. See? Kita nyo? Yan. Medyo lalagyan nyo ng hulmahan. Kasi dito natin ilalagay yung mashed potato na ginawa ko kanina. So, kailangan ano siya? Diba? Kakaiba tong luto na to. Parang hindi pa siya luto eh. Masarap na. Diba? Parang ano siya, class, diba? Sabihin, hindi siya common. Try nyo to. Yan, lalagay nyo ng form ng ganyan. And now, so nakita nyo, yan, hollow yung kanyang gitna. So, ang gagawin natin dito, hindi pa natin ilalagay yung mashed potato. We have to bake this for at least 30 minutes. Yan. Saka natin ilalagay yung mashed potato sa top niya. Okay, I'll be back. So, habang pinipreheat ko yung oven, ay ipoporma ko na itong mashed potato para makasave ako ng time. Yan. Ganyan lang. So, kailangan ano rin, mga 10 pieces of So, magpo-forma na ako. Para yung iba makain na. Ang sarap eh. Yan, diba? Napaka-class ng ating pagkain. Kung meron kayong mga party, may mga potluck na, pwedeng siya yung dali nyo. Tatanong nila, ano yan? Parang ano, looks yummy. Diba? Yan, pwede siyang potluck. Pwede nga, ano, tawag dito. Yan. Pwedeng dinner. Pwede sa dinner. Pwede nga lunch. Yan. At pwede rin pambaon sa work, of course. Yan, napaka-class ng ating recipe today. Diba? So, eto na. Nakapag-form na ako ng mashed potatoes oval. No, oval siya. Then, lalagay ko muna siya sa fridge para medyo mag-firm siya. Kasi, binibake ko pa naman yung giniling. Yung ating, yung pinorma ko na giniling mixtures. And then, so, ito yung natira. So, kakainin ko lang siya as is. Okay, I'll be back. So, habang naghihintay ako sa aking mga nakasalang, so I have here, extra lang to ah. Yan. Gagawa kasi ako ng loaf bread. Kasi, para ano, yung tawag dito, menos sa oven, di ba? Mainit yung oven. So, ito, ready na rin to isa lang.
ibabrush ko lang siya ng ano to, 1 egg and 1 tablespoon of water. And then, bebake ko na rin siya. Kasi kaya hindi ko na to dinitail, 'di ba? Parang meron na akong ano eh na i-picture na ganito. Ito pa isang extra. Yan. Bukod kasi sa dun sa loaf bread or tasty bread, ay gumawa uli ako ng buns. So ito yung donya. Kasi malakas kami pambaon sa work, yan. Tara. So nag-overproofing na yata ito. Diba? Maliit lang siya tapos lumaki na. Yan, gagawa uli ako ng buns. Extra no, dami kong extra. At yung ating recipe for today, no, yung meatballs and potatoes together, ay meron siyang sauce. So habang hinihintay ko siya na maluto, kasi nasa, 'di ba, nasa oven pa yung ating ground pork. So ang pinaka-sauce niya ay tomato paste. And then 300 ml of water. So yan, tomato paste ko eh. Tinago ko to kasi sayang. Nung last time nagluto ako ng puchero, ay nilagyan ko siya ng tomato paste. So tinago ko yung pala. Pwede ko siyang gamitin dito sa menu natin today. Yan. So, nire-ready ko na siya. And then, mag-grate uli ako ng cheddar kasi yung pinaka toppings niya, yung ground pork and potatoes ay cheddar. Cheddar cheese. Yan. So, getting ready na. Mga ano pa? Mga 8 minutes more. So, i-grate ko na siya. Ang sarap ng cheese. Hindi ko naman ubusin ito lahat. So, konti lang. Siguro mga ano, yan. 1/4. Ayan. Finally, fresh from the oven. No? Mainit pa ang ating tray. Ito na siya. So, at heto na rin ang aking pinorm na potatoes kanina. So, ganito ang gagawin natin. Yan. Masarap to, promise. Yan, lagay niyo lang siya sa top. Yan. So, pag nag-slice, diba, yung isang slice kukuhain. Hindi common to, mga friends. Kaya, masarap to pagka ito yung dala nyo sa potluck o kaya
isuserve nyo sa inyong mga bahay, di ba? Meron kayong mga guests. Special ang inyong guests, so special din ang food, di ba? And then, ito yung ginawa ko na ano, yung tomato paste. Lagay nyo lang na ganyan. Kasi ibibake ulit natin ito ng mga another 20 minutes. 20 to 30 minutes. Diba, napaka-special. So, ang makakakain, 10 people, no? 10 visitors yan. Kasi 10 to. Ngayon, kung mahinang kumain yung visitors nyo, hahatiin na lang dito. So, pero kung ako sa inyo, maganda kayo ng ano, 2 trays. So, 20 pieces, di ba? Para kung masarapan sila. Yan, that's it. Hindi ko na muna inubos niya. Baka too much sa... So, ito yung ano ko, yung grated cheddar. So, lalagay niyo sa top. Sa top ng potatoes. Yan. Nakakita na ba kayo ng ganito? Siguro ngayon pa lang. Kaya sobrang sarap niya, di ba? Ngayon, kung nakukulangan pa kayo sa cheese, pwede nyo pang dagdagan. Pero okay na siguro to. Nakukover na siya. Diba? So, ibe-bake ulit siya ng another 20 minutes or 30 minutes. Okay? So, I'll be back soon. So, ito na yung ating masarap na ulam. Yan. Fresh from the oven again. Yan, luto na siya. So, palalamigin ko lang and then titikman na natin. Sarap niyan. So, ito rin yung isang extra. Yung aking loaf bread. So, tapos na rin siya. Pinalalamig ko lang din. And then, the other extras is coming to... Yan. Lalagay ko pa lang to sa oven. Kasi hindi pwede sabay-sabay eh. Dahil, katulad nitong aking loaf bread, mataas siya. So, hindi pa pwedeng nakadikit yung tray sa loob. So, ibibay ko pa lang siya. Hello! Ayan, nakita niyo uli ako, ha? So, ready to taste? Tiki man portion. Yan. So, kumusta na kayo? Dito sa amin, ano, malamig pa rin. So, masarap ang ating
recipe today, di ba? Very special and then very class, hindi common. So, meatballs and potatoes together. Yan, yan ang ating menu. So, ito na siya, titikman natin. So, ito yung mashed potato, di ba? So, hindi ko muna siya kukunin lahat. Yan. Very special. So, tikman natin. Nakikita niyo, ang dami kong nakataob. Ang dami kong ginamit ng yan, kasangkapan. So, eto na siya. Kita niyo, umuusok-usok pa. Ito yung mashed potato. Ito yung meat. Hindi ko nalagyan ng sabaw. Kaya konti. Tingnan ko muna yung sabaw. Wow! Tamang-tama ang lasa. Yung tomato paste na nilagay ko, tamang-tama lang siya. And then, so, tikman na natin. Wala akong sabi. Ang sarap niya. So, kapag ito ang inyong pagkain, no, na nakaserve sa dining table nyo, pwedeng hindi na kayo mag-rice. Kasi, ito na yung pinaka-rice nyo, yung mashed potatoes. And then, pinaka-ulam nyo na yung, ano, di ba, yung meatballs. Ang sarap. Lasang lasa yung onions dito sa ground pork. Saka yung, di ba, meron tayong nilagay na cabbage. Yan. Sarap niya. So, alam niya na, di ba, ang ginawa natin, ano, binake muna siya ng 30 minutes. Then, nung mailagay ko na itong mashed potatoes sa ibabaw niya, so another 30 minutes. Kung okay na okay lang yung time, hindi siya overcook. Parang hindi na ako tumikim. Parang kumain na ako ng isang meal eh, no? Ang sarap. So, napaka-special niya. Yan. Mairi-recommendan niyo. Sarap. So, salamat. Thanks for watching my videos. Thank you sa mga nagla-likes at sa mga nagsasubscribes. Sa inyong lahat, I'm happy for all of you. Siya nga pala, lately ay gumawa ako ng group chat eh, para sa aking mga inaanak. Sa kasal, sa binyag, sa ano pa, umpel. So, ang dami pala nila. Thank you sa inyo mga inaanak. Hindi ko man mabanggit na inyong mga pangalan. Ay, alam nyo na kung sino kayo kasi ako yung inyong ninang. So, salamat sa inyo na mga nag-subscribes at nagla-likes ng aking mga videos. From the bottom of my heart, talaga nag-enjoy kasi ako sa ganitong
mundo ko eh. Alam niyo bakit? Diba ang dami nating mga problema sa buhay, maraming mga very stressful ang buhay, diba? Sa trabaho, diba? Sa bahay, maraming gawain. So, isang way to, yung cooking, na na-enjoy ko yung ano ko, yung life ko, diba? Nakakatuwa, nag-enjoy ako kasi may nanonood ng mga videos at may mga nagla-like. So, talagang I am very happy. So, kahit na maraming problema, maraming mga yan sa COVID-19, yan, hindi ka makalabas, hindi ka makapag-shopping. So, at marami kang snow sa labas, malamig. So, isang way to na binigay sa akin ng God, no? Isang wisdom, yung cooking, na-enjoy ko talaga. So, although nakakapagod, pero I really like it. So, bye-bye and don't forget to like and subscribe kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe. So, at mabuhay tayong lahat. God bless everyone. So, bye-bye. Till my next videos. See you.